Bawang market. Oh, ikut di market. Siapa sama 3 pandemik ini yang terjadi di Jaminan Tuloy? Bumisita sa bawat pwesto yan sa market yung ano po ba yung matala niya? Yan po ba yung masterpiece ng mga pwesto? Opo, dala na po namin yung mga listahan yung mga stakeholders po sa atin. Sa wet market yan, dry market. Yan yung actual na nakapwesto na. O yan yung mga lumang register pa nung may nagmamahari? 90% po updated na po yung well, na po yan, ano? Sige po, kaya kayo po sabi ko, di ba na po kayo? Para pagka kami na ikot, sinabi niyong kapkal, yung sabi, pinatutunayan niyo, inikot niyo na, kami naman papahalot lang sa kasakali ng check-in niyo. Abang, 90% this time mo may revenue. May pass up po sa 80% talaga. So, meron ba po akong bibigyan po nasa 200 stores pa po? Pakulo. Tumara ko lang sa akin. Chairman. Kung chinyay niya yan, ibig sabihin ha, na verify niya na yung talagang nakapwesto doon, siya na rin yung talagang may hari. Sa kasalukuyan po, marami pa po lumalapit po sa tanggapan po, nagpapasa po ng mga member mo na sila po yung na waiver. Paano waiver? Na yung pagsalin po sa pangalan po nila, pinamala po sa kanila ng ulang ha? Na mga waiver. Hindi ba sinusurrender? Hindi ko. Doon sa market ko mo. Ganun ba proseso pagka Sir, ganun po yung sistema mong gumagana po yung sa parili po na waiver of rights po yung hinihingi namin para malaman po kung sino po yung mga nakapwesto po. Plus, ina-apply nila ng dito sa natin, counting ba yung Treasurer. Plus, i-recommita kasama pa siya yung limang mag-recommita, di ba? Masakasari ka lang. Mr. Chen, Mr. Domingo, may I be recognized, Mr. Chen? Okay, you're recognized. Yes. Nung nakaraang session natin, nasabi niyo na ilan yung stall holder sila lahat po? 538, 410. Tama po ba? So, 538 plus 410, ilan lahat yun? Nadagdagan din po namin yung mga nagdagdag po namin yung mga sahod din po. May mga kundang pa po kami sa listahan ng mga karasuhan po. 657 na po yung sumatotal po ng aming mga sagutin ko lang kasi yung tanong ko. Hindi ko tinatanong kung ilan yung na-occupy, kung ilan yung stall holders lahat. O, dapat alam yung pagkakad. Kung stall holders po, kung stall holder po yung tinatanong nyo po na mayroon fixed stall, ito po ay 410 po talaga. Kaya nga, 410. Yes, yung hindi fixed, 538. Yung hindi fixed po, sir, hindi po siya, yun yung pipinag-usapan namin yung mamaya, hindi po siya talaga mapifix dun sa 538. Kasi po yung 538 po na yun, ito po yung mga tinatawag na ambulan po. Kaya kung ito po... Pati per, gusto para hindi tayo magulang po na fixed, pagkat ilan yung pitch? Sa ngayon po sir, nag-target po siya nung kami po ay nagmahabot. Hindi na po siya umahabot ng 538. Nasa 600 na po siya. Ha? 600 na po siya. 600! Okay. Yung fix. Yung ambulance. Yung ambulance sir. Ah, 600. Yes, yung fix po sir, naka-fix po talaga yun ng 410. 410? Yes sir. So, 1,000 at sakpo. Oh. Tulong po na tayo sa 110 ngayon. Yes sir. Ang request namin sa inyo noon, listahan kung sino yung sa 1,010 na ito. Di ba? So, clarify namin noon kung sino yung naka-occupy
at sino yung kakontrata ng LGU iba. Kunwari yung stallholders 1 to 100, may lista tayo. Yung 1 to 100 na yun, na-classify ba? Kung siya ay nangungupahan o mayroong isang stallholder? Yung sa akin po, sir, na-classify. Kasi tanggap natin na mayroong mga may-ari na nagpapaupa, tama di ba? So, gusto namin, pag nag-submit kayo, store number 1 ang naka-occupy ay si Juan de la Cruz. Pero yung list of contract, si Pedro, may ganun kayo ng classification? Yung hawak po namin yung listahan po ngayon yung lang kung may kontrata po sa opisina. Yung may kontrata lang. Hindi, ang billing kasi natin, occupants, at kung sino yung kakontrata ng LGU, di ba? Yung sa amin, sir, ganun po, kaso, gulo po sa amin. O si Pangulo kasi, nakakausap ko ito, nakaka-chat ko eh. So, iniisa-isa na yan, occupant at saka leaseholder. So, sa isang pwesto, ang ibig namin sabihin dito sa Kunyan Bayan, maaari yung isang pwesto, yung leaseholder talaga, o yung isang pwesto naman, nagkukupaan sa kakontrata ng LGU, diba? Yung gusto namin malaman na listahan na ginagawa ng Pangulo. Sa inyo po ba, Ang Pwede Profesor? Naglilibutin po kami ngayon, hindi pa po natatapos po. Pero meron na po kami naumpisahan po sa LGU. Hindi ko tinatanong kung tapos na kayo nag-uumpisa. Ang tanong ko ay ganun din ba ang proseso nyo sa ginagawa ng Pangulo? Yes po, Pastor. Yun po yung sinupunod po namin ngayon pagkatapos natin matapos po. Hindi naman namin kayo inakura. Basta mabigyan nyo lang kami ng tamang listahan. Okay? So, more or less more, mga ilang araw pa tayo mapping ang tawag natin eh. Sir, siguro po, kasi lalo na po yung sa amin, magtutulungan po kami ng ating mga kasama. Talaga po, kung ano po yung totoo, yun po yung lalagay. Kaya, pati po yung ano, yung sukat ng kanilang pwesto, inuha po namin yun kung pati po yung kung magkano yung tinitikit nila dahil yung nakaraan po parang gano'n din so kompleto po kompleto detalye po talaga so ang ibig sabihin ni Pangulo store number 1 ito yung occupant ito yung responder ito yung area ito yung amount na binabayad yes, very detailed po talaga detailed po kanya yes sir market supervisor so ganun po. Nagtutulungan po kami ni Sir Jan mo sa paglumaki. Mas marami kayong tao, ha? Ilang kaldiyan po ang sa palengke? 64 employees po. Oh, 54. Saka market collectors. Siguro, dapat ang tulungan nyo yung si Pangulo. Hindi si Pangulo tutulong sa inyo. Ngayon, so, kung i-plot muna natin sa isang libo, stallholders, pigs at ambulant at non-pigs. Ano ang plano nyo sa mga nagpapaupa na hindi na nagpakita yan? Sir, so yun po yung mga nagpapaupa po, lumabas po sila. Lumabas po at nagpunta po sila sa opisina. Market supervisor. Ito yung stall 1 to 3. Hindi na yung kakontrata ng LGU Bimba ay hindi na sa'yo nakapwesto pero pinaupahan niya sa mga tao. Ano ang solusyon nyo? Sa ngayon po, pinag-uusapan na po natin po kung ano po maganda po yung solusyon po sa business. Ano yung pag-uusapan nyo? Ano pong dapat po gawin sa mga nagpapag-uusapan? Ano ba ang sinasabi ng market code natin? May nilalabag po silang mga batas po sa market code po natin. Ano po? Ano po sa, ano pong sinasat ng market code natin? Pangulo, ano sinasat ng market code kung nagpapaupa ka o pinagbili mo yung pwesto mo? Kukunin po sa kanina yung pwesto. Ha? Kukunin po sa kanina yung pwesto. Kukunin sa kanina yung pwesto dahil ang nakalagay ito on outright revocation. Diba? Kaya lang, titignan ang sakunin bayan.
kung magkakaroon ng sa amendment, amnesty or what, depende na kung ano ang sitwasyon. Pero initially, may paglabag eh. May paglabag. So yun ang bibigyan natin ng solusyon. Kaya hindi, Mr. Chair, kaya hindi nyo na kailangan ang pag-usapan ko hindi ipatupad nyo yung market code. Hindi nyo na panumaya yung ano, kasi nandito na sa market code. Ngayon, tapos na namin gawin na sa Bagayang Bayan, kung ganun hindi pa na nagagawa ng mga tax ng ano, dagdagang pay penalty tungkol doon sa mga ganun sitwasyon. Pero sa ngayon, dapat umiiral pa rin yung market code. Napagsabihan yung mga warningan muna sila kung kinakailangan. Tapos mga iba ko, siyempre sa ating presidente na total sabi mo, 80% ka na pangulo na inikot mo ng aktual. Ibig sabihin, nakakuha ka na ng experience in aktual ng pwesto ba talaga ayon sa naka-master list, eksakto ba na sila rin pa yung naka-pwesto o anak nila? O pinagukuhan? Ano yung naging experience ko sa mismong pagbisita mo pa ulo? Yung lahat po lang sinabi niyo, sir, na experience ko po yun, meron po talaga stallholder na sila yung nandun sa pwesto. Meron stallholder na may bigay na po sana. Meron din pong nagpapagawa. Ibig sabihin, lahat yun encounter mo, no? Yes po. Mag-verify ka na pangulo ng isang pwesto na nakapangalan pero sa akong panahon hindi na siya. Parang isa sa naikutan mo. Isa lang po. Kasi kung verify lang kasi yung listahan na galing doon sa market, alam problema yan kasi listahan yan eh. Ang sinasabi ng Maya, kung sino mismo, sa listahan na yan, kung sila pa yung aktual na nakapwesto, yun ang isang problema. Kasi wala nang problema yung listahan mo dahil sila yung unang inawardan. Kung yan, yung hawak mo na ibibigay sa amin. Ang magiging problema dito, baka hindi naman masunod yung hawak ng final na masterpiece ng market. Tapos ang maabutan natin doon, eh nabili nyo na pala sa ikatlong tao. Di ba may bawal ba yun? Ay, sa market code yan. Sa market code, sir, talaga bawal. Hindi pwede eh. Di ba? Kaya automatic. Eh, siguro, pag gano'n na, dapat matawag sila. Ayun doon yung gawa ng mga kung paano nila a-applyan ng sa tamang proseso. Katulad, sir, dito sa may appearance sa ito, kung meron ba po yung sabi, sir, example, ang nakapangalan po ay yung Adi Badagio. Pero nung pumunta po kami doon, mismo sa lugar, iba-ibang tao na po yung mga nagpwesto. Kapwesto? Saan yun? Saan? Sa Pacquiao section po, sir. Papunta po kayo doon. So, meron po doon. Pacquiao yun yung ambulance na parang yun? Yes, sir. Sa Pix tayo? Sa Pix. Hindi ito sa ambulance. Sa Pix tayo kasi yun yung isang nasasaklawan ng ano eh. Ano pa ba dito sa dry, yung sa daming tan, na-check mo na. Sir, bali yun po ko yung hindi ko pa po natin. Ah, doon lang sa, doon tayo sa, wait, sa PIX, pistol. Halimbawa, yung may mga karnihan doon. Ah, yung sa karnihan, sir. Oh, kasi yun ang mga PIX, sir. Apo, ito sir. Ambulag ba tawag nyo doon? Ambulag pa rin doon. Ano PIX doon? Yung sa dry market, yung nasa yung video. Eh, yung gulay yun, ambulat lang din yun, ah. Hindi pa natin na kung yata yung sa wet market, di ba, puro ambulat lang yun? Oh. Kung fix kasi tayo, tingin ko, dito tayo sa bagong palengke. Kung ito gawin natin ambulat yung wet market. Eto, tagnamitan. Para mas mabilis po muna tayo, mga tayo sa wet market, ano, mang maya. Mas sigurado tayo sa bawang palengke. Sigurado dyan, fix na yan. Posible na mga ambulant dyan. Diba, una-una yung ating dahan ng damit dyan, yung tabi-tabi. Fix yun. Yun yung tinatanong ko. Mayroon pa ba doon na interview si Pangulo? Kaya ako tinatanong, baka napasok niya na yun. Kasi meron isang bulong-bulongan nga doon na hindi pa naman natin sigurado. Pero gusto ko tanungin nga sa presidente kung talagang mayroon nagmamay-ari ng tatlo hanggang apat na isang tao. Kasi malalaman niya dahil sa bomba, nagkataon lang hindi kami nakababa doon kanina at hindi natuloy yung kumitihirin namin.
para sa pagbisita doon. Pangulad, yan, hindi mo pa nalakad yun? Hindi pa po, sir. Kasi ang nangyari po sa akin, kinukuha po muna yung listahan sa kanila. Tapos ano po yung naibigay nila sa akin na listahan, yun po yung binigay. Okay, kung hindi pa dito, meron pa bang masasabi Maya na fixed stall doon sa wet market? Yung lumang kalimbi mo. Yung kalahati mo nung baba. Sa wet market kayo, Maya. Hi. Yung sa wet market, natanong sa akin yung yung fish and meat section, hindi siya naka-fixed. Fixed stall po na, fixed stall. Yung fixed stall po, yung bagong building po doon, tsaka yung luma po, yung kalahati. Hindi po nasunog. Yun lang po yung fix natin sa... Ang fix lang, etong bago, at saka nasa likod niya, hindi nasunog. Yes, sir. Yun, kaya tinanong ko kayo yung presidente kung ang napuntahan niya. Ito ba, president, napuntahan na yung fix lang dito sa nasunog at saka yung bagong gawa? Yung dalawa po na yun ang... Hindi pa. Eh ngayon, Maya, yung dun sa wet market, sa may isdaan, sa may gulayan, alam mo na siguro, sa malapit kayo lumang, at saka dito kayo Bernardino, may fix ba tayong natatawag doon? Wala po, nakakategorize po sila lahat sa ambulance. Eh, di mahirap na natin malukit kung ambulance, kasi pag ambulance yata, kung sino yung munang lumatag. Opo, pero sila po yung araw-araw na po na po-request po doon. Parang fix na din. Parang fix. Pero hindi isang nalatang sa market code natin na i-verify ko talagang fix. Kaya gusto ko sana munang malaman, ito muna talagang fix. Sir, siguro po, yun po yung isang hindi sa atin na malaman namin ano po ba yung katayuan namin. Ano yung katayuan? Yun, yung isa pang... Kung kami may... Kasi po, katulad nga po na nakafix yung mga pwesto pero nakatatayo po kami sa atin. Yun yung nakalatag ko sa market of bars. Okay, Mr. J, madali lang naman yung mga fixed, non-fixed na yan eh. May kakategorize na natin. Ang isa nakikita ko, o nakikita namin na isang problema ngayon, ay yung pag-awa sa mga occupants na ito. Dito sa market ko, ang kontrata sa stall holders ay isang taon lang. Renewable every year. Tama, pangulang. Binagyan na namin ng kumpaya para basahin niyo. Renew ang mula every year. So, market supervisor, ang ituturing lang namin na may kakontrata kami ngayon ng LTU Kimpa ay yung mga nakapag-renew ng lease contract. Maliwanag? So, in other words, kung hindi ka nakapag-renew ng lease contract mo, hindi ka na legal na lessee na LGU Kimba, sapagkat ang lease of contract po nakalagay dito, the duration of lease of market stores in the public market shall not exceed 1 year. So, balibara yan. So, sa pag-mapping nyo, tingnan nyo yung 1,000 na yan, kung na-renew nila yung may kontrata. Kasi problema namin yan, yung na-consulto nyo, yung sinasabi nyo na ambulan, yan ba ay may mga kontrata rin? Baka wala. Yan yung tinitikitan lang araw-araw. Di ba? So, tignan nyo yung fix na kung saan nandun ang source ng bilihan transfer. Yung sa mga ambulan, ikakategorize na namin na city fixed structure, i-award na rin sa inyo. I-award na rin para magkaroon kayo ng security of pangalagaan yung security nyo bilang sa titinda. Matalin na lang susunod ang mga sinasabi nyo ngayon. Ang gusto namin malaman ay sa makilanggan nyo ba ano ba mas malagang bigyan ng karapatan? Yung nangungupahan ngayon na kung ilang taon na o yung may leaseholder na nag-renew na. Kasi dito kasi pagka kahit may kontrata ka, ay yung kontrata mo naman yun nung nakarang taon pa, bali wala rin expired na yun. Kaya pag-usapan ninyo, sino ba mas may karapatan ngayon? Yung expired na lease contract o yung mga nangungupahan dyan? Sino ba? Kanino natin i-award? Na sila sa amin ni Consulto niya na limang
members ng komite kasama siya to. So yun po ang isa sa mga reamit namin dito. Oh, ano ang pakiramdam nyo sa mga nagpapaupa o doon sa umuupa? Sir, sa tingin ko po lang para laki mo sabihin niya. Dahil kung i-award po natin yung ano yung pwesto sa mga stallholder na nagpapaupa, eh, pabo, saan nila yun? Pero kung i-award din naman natin sa occupan, nagre-renta lang doon sa pwesto, pabo din sa kanila yun. Magagalit na po yung dating may pwesto po talaga doon. Bakit magagalit? May paglabag na ginawa? Siguro po sir, doon talaga yung dapat pag-usapan. Ano nga pag-usapan natin kung yung batas sa'yo na sinasad ng batas? Na pagka-pinupahan mo o itininda mo, outright revocation, sabi ng batas eh. Not unless, sa wisdom na sagot ng bayan, maglagay kami ng amnesty period na 3 months to 6 months. Depende na sa... Pag-usapan na lang sa gunang bayan yan. Paano yan? Binibigyan lang natin kayo ng idea kung saan kayo yung saan nakakiling ang inyong mga opinion. Anyway, Mr. Chair, kinakailang magkaroon ng ano na yan eh. Stability nito sa ating palengke. Dahil magtatas pa tayo din eh. Sabi na ni Pangulo, magtatampo daw yung nagpapaupa. Ako, may karapatan pa magtampo. Hindi, actually, yung pag-award, kung sinong bibigyan, it's up to the local authority kung paano mag-decide sa gagawin natin yan. Okay? Ang hiling lang namin sa inyo, 2 weeks or 3 weeks ago, yung list ng stallholder. And unfortunately, up to this present, ay hindi pa rin complete ang inyong list. Ewan po gano'ng kaluwang ang palengke natin. May 10 hektarya ba? Ano naman? Ha? So, ibig sabihin, eh, pagturan nyo ng pansin naman yan. Kasi, 2 weeks ago, sinabi namin, submit the complete list of stallholders as well as the ambulance. After this present, it is not yet completed. So, gano'n ba kaluwang palengke natin na hindi nyo kayang kumpletuhin yung listahan ninyo na actually naman ay nakasubmitted naman na yung pangalan na yan. Maya. Yes po, Mr. Chair. Maluwang po yung palengke na hirap na yung mga nakitrace kung sino po talaga po yung mga nakapwesto po doon. Sa loob ba ng 3 linggo na yan, hindi nyo nakumpleto pa rin hanggang ngayon? May 10 hektarya ba ang palengke natin? O isang barangay na pupuntahan ninyo? Eh, kalitlit na palengke. Up to this present, bakit may problema o malaki ang problema? Di ba? Kasimple lang, submit the list. Tama yung Maya. Kaya nga, hindi tayo marata sa pag-uusap dito kung hindi makumpleto yung hinihiling namin sa inyo, submit the list. And dito yung invitation ninyo. Oh, okay, listahan ng pangalan. Di ba? So siguro next time around na next Tuesday, sinasana naman is supervisor. Oh, panguna, ikaw kasi hindi ka kasi talaga ano ng munisipyo. Dali ko lang isa kapal. Sa talagang empleyado ng munisipyo, ini-address ko itong sinasabi ko na sana submit the complete list. Mr. Jerry? Yes. Yes, Council Pablo. Market supervisor, hanggang kailan ba ang pwede talagang para kasi paimita ko rin yung treasurer yung list of contract meron din mayroon sila eh siguro after ano pa yun Valentesa po sa sunod sa Valentesa kasi busy tayo wala na ikaw paano pupuntahan yung ano nagagalit na kung sinong nag-discover ng Valentesa na yun paano mo ano yung tatlo so, sa 21. Kailan na pa, Mamaya? 2 weeks po. Para po ma-plansya na mula ko ng dapat po ilista. Okay, 15 days from now. Exacto. February 21. Anong date? Good. Anong date yung 15 days from now? February 21. Eh, 7:40 February 21. Session ba yun? Yes. February 21. Finish or not finish? Pass your paper.
Okay, para ano? Okay na tayo. At tinihanda na rin po siya kundi yung track of dinas para maging salary grade. Kadali naman kasi ako lang. List lang. Okay kung... Ang napakasimple lang naman na hindi mo naman kailangan ko bumisita eh. Bilang market supervisor, may mga Geno ka na pwede mong utusan, na pwede mong patawag muna yung may pwesto para pag-usapin doon sa opisina mo mismo para ipaliwanag kung ano yung dapat nilang gawin at kung ano talaga yung sitwasyon. Hindi mo naman kailangan isa-isahin pa eh. Pero pwede eh. Kaya sana, misalnya, meron lang akong kwan sa dalawang mga natin kay Pangulo tsaka dito sa kay Mamaya. Gusto niyo pa po bang ayusin natin yung market code? Maya, gusto po bang dagdagan natin yung mga bayarin sa market code? Sa tingin mo, mababa? Mababa. 129. Mababa, di ba? Sa tingin mo, dapat itaas yung singili sa pag-collecta sa mga nakapwesto. Di ba? Yun yung, pwede, yung isang hinihiling mo na sana pataasin naman. At si Pangulo, ang sa tingin mo, sa market code, ang dapat baguhin, eh, anong dapat gawin yung mga non-fix, i-fix na. Apo, yung pati. Na dapat isama sa market code, tama. Apo, Mr. Yun yung mga gusto nyo, eh, di ba? Eh, lang, paano natin gagawin yun? Yung market code ngayon, eh, hindi nyo nga hindi nyo mapatupad, hindi nyo mabigyan ng ibig. Na yun lang muna dapat ang gamitin nyo. Wala naman kayong dapat ituro kung sino ma, kung hindi ang hawak yung antangan nyo na kumagasawaran, eh yung market code naman ipatutupad. Eh, patataasin natin, katulad ng hiling mo, pataasin natin yung singil. Eh, yun nga lang mga ako, hindi pa bayad eh. Hindi ko alam kung nasulatan mo na sila sa mga utang nila. Sa may mga pwesto, pinadala mo na ba ng mga letter? Oh, yung sinasabi ko, kaya hindi ko matutupad na upuan o magpatulong kayo itong papos na pwersahin siya, natulungan ako doon sa market code na taasan. Samantalang yung umiiral yung market code ni Sir Chairman, may wala pang gumagalaw, listahan pala. Hindi ba kompleto? Hindi ba kompleto. Okay. Eh, Paolo, gusto namin yan, yung mga sinasuggest nyo. Kaya lang, sa ngayon, dapat ipatupad muna natin. Lalo-lalo na sa ating market supervisor, patupad mo kung ano yung talagang nalagay sa market code, hindi ka mahihirapan. Alam ang nahirapan, puro papel lang yan eh. Libre ka naman sa bond paper. Babayad ka ba? Pumibili ka ng bond paper? Pumibili ka ng bond paper? Hindi, ano? O pwede ka mag-print, pwede mo siya, di ba? Nakalagay naman sa kan, pwede mo silang padala ng pansamantala ng mga letter. Hindi mo na kailangan na magsalita sa kanila para maiayos yung kanilang mga problema rin. Okay, siguro... Sir, last point. Okay, last point. Sir, then. Ma'am Maya, Pangulo, sa mapit ba o listahan na ginagawa niyo ngayon, mayroon ba kayong nararamdaman na presyo? May tumatawag pa sa inyo na local officials o sino man na kayo ay pinamanduhan? Mayroon ba o wala? Wala. Bakit nagtingin na kayong dalawa? Alam ko ba? Sir, naunawaan mo na kung bakit tatlong beses na na-stroke si Sir Mangalino sa tayo. alam namin kung Sir Mangalino yung hinaharap nyo. Yan natin ni Vice. Sapagkat hindi basta-basta pressure yung nangyayarasin nyo ngayon. Gusto at ibigay nyo yung listahan sa amin. Kami ang bahala mag-decision dito. Hindi pwede yung hindi natin patupad yung market ko. Kung kinakailangan hindi na mahal si Conselto ni Ubaldo, ako. Last term. Ang mahalaga eh, may patupad natin yung market ko. Kanina nabanggit nyo na namatay na yung may-ari, pinamahan na sa anak o asawa. Hindi po ganun yung market ko. Hindi automatic po. Mag-a-apply pa rin. Yung mga tagapagmana, mag-a-apply pa rin, hindi automatic ko, namatay ako na. Hindi ganun nakalagay din sa market code. So, yun ang gawin yung Biblia, yung market code natin. Sapagkat ipapatupad pa rin natin ito, kunti lang mga pagbabago rito, tinitignan ko nga. Yung presyo, saka magsisingit kami na hindi na pwedeng magmay-ari ang local officials dyan. Elective or appointed.
Wala nang pwesto dyan sa palengke. Ang isang kontrobersyal na tinitingnan ko, yung amnesty. Para magsimula sa isang bagong kabanata. Kaya lang. Baka ayaw lumakasan ako dahil matagal na nga sila nagpapaupa. Bakit sila ulit? Pag-usapan niya na lang. Pag-usapan natin yun. Ha? So, ulitin natin. 1,010 yung pwesto. Yung fix, 410. Maaaring classify namin yung mga ambulant na fix naman yung pwesto, fix na rin. I-award na rin ng committee. Nalagay natin sa market code. At i-drop na namin yung partner yung market code next week. Para mapatawag na namin yung mga dapat na matawag. Okay? So, ganun po yun. Huwag kayong matakot. Patupad natin yung market code. Nandyan si Vice Mayor Toklito ko lang po. At ang kasangga niyo ang bata. Hindi kayo pababayaan niya. Ha? Social mo yung luma. Okay, siguro. Okay. Ano yung gusto ko ba kayo ng araw? Next year siguro. Ang gusto ko lang pong talagang siguro, base po sa aking pag-ipo, almost 80% po ng vendor hindi po talaga aware na mayroong market po. Kaya, yung nga, wala na. Hindi sila aware kasi hindi sila nagbabasa. Wala po talaga. Hindi pa, Ben! Hindi po aware. Sa tagal na titinda nila ng mga market code. Siyempre ha! So, kung gusto nyo, mag-ano ka, magkukuha ka ng officers ko o mga ilang piling ko doon, di naman lahat. Pa-serox mo. Mag-seminar tayo, mag-contact doon sa ilang kami, kasama namin yung kami. Ha? Isip nyo, o kahit sa gym lang, o kahit sa ilang kami, mga 100. Sir Bali, sa February 13 po kasi Monday, off-taking po yung mga... February? Okay, sir. February 13 po, kaka-benta mo na. Monday. Sa Monday. Kasi 14, original, 13. Baka, pwede ka 13 naman. Kung hindi pa po aalis ng 13 para sa 14. Yung partner ko, check mo. February 13, partner. Kasi pag February 15 po, makapagod pa po ng 14. Kaya 13. Kaya nga kasi 14, original, 13 sa kabig yun eh. Okay, siguro. Okay, so anong plano mo? Pwede kami pumunta sa oras. May area ba doon? May megapod na yan lang. Kaka-import na doon. Ano oras? Alas 2 po na nga. Oh, 2 p.m. Anong oras? Alas 2 po na nga. Oh, Tunying, being the chairman ng market ko. Ay, market. Public market. Itala ba kayo? Ah. Okay. Saka taxation, mission means. Ay, hindi. Dala na lang muna kasi sa public market. Eh, pwede siya na. Carlo. Wala na naman. Wala ko naman eh. Sisigawan naman ni Wagwag. Ito, pagkakas. Meron siyang 30-40. Pwede po na ang nanay ko. Okay, sige. Anyway, maraming salamat sa inyong pagpunta. Sana naman, sa 21, kompleto ng listahan natin. Okay? Okay. Tapos, i-text nyo lang kami ha, yung February 13, oras na lang. Yes, po. Kaya okay. Tapos, Maya, yung sinasabi niyo sa salary rate 24/7 ang bayan, tingin mo na i-draft ordinance sila para meron kami pattern. Parang hindi namin mahirapan ko sa sinasabi ng podcast niyo. Yun. I-clear mo nila kami. Para lahat ng mga bangga mo, huwag kang matakot kasama mo gobyerno. Hindi kami. Okay. Okay, salamat. Sa mga sabi-sabi-sabi-sabi, lahat ng talong. At hindi tayo natin yung radio natin, King Pa. Oo, yun. Okay. Salamat. Maraming salamat sa Antalwa. Isa, dalawa, tatlo.